na ano rin po eh, medyo nakikita ko rin sa social media na yung ibang tao, parang inaano nila yung mga pag nasa ibang bansa, ah, maraming pera yan, nag-work sa ibang bansa yan. Doon po nakita talaga na hindi po organ nagtatrabaho sa ibang bansa, ganun na talaga kaya. Yan, nandun pa rin po yung hirap, tsaka magpupursige talaga sa buhay po. Same lang din ang sinabi ni Dede. Kasi may mga pamangkin din po na yung ate ko nasa Japan. Nasa Japan siya. Kahit na nasa Japan siya, hindi kami nagkita kasi nasa province kami yung ano namin, location namin. So yun, tama yung sinabi niya na yung anak nga ng ate ko, hindi niya maalagaan. Diba? Tapos, yun yung... Nalaman namin yung mga kapatid ko nung parang pag-uwi ni ate ko, hindi namin yung... Gusto namin ng ganito, wala na kami ganito. Kasi alam namin na ito, nagtatrabaho siya dun. So, dati kasi pag may uwi ng mga kapatid ko na galing yung bansa, parang sapatos, chocolates, ganun. Ngayon, wala na. Kung ano yun, basta uwi ka na lang, masaya na po kami, ganun po yung natutunan ko. Ayun po, from Hosto film pa lang, up to this Japino that it's all about OFW, hindi madali. Hindi madali pong maging OFW, yun yung naging pananaw ko. And, I think both OFWs and workers natin dito sa Pilipinas, they need support and appreciation. Kasi, alam mo yung simpleng kamusta lang kapag malayo ka sa pamilya mo, ang sarap sa puso. Kasi naramdaman ko yun nung ano eh, tumawag yung mom ko. Naiyak talaga ako ng sobra kasi sobrang homesick ko nung time na yun. So mag-isa lang ako sa kwarto, tapos kinakamusta niya, kamusta ka dyan, kumain ka na ba? And, pinapabayaan mo ba yung sarili mo dyan? Huwag mong pabayaan sarili mo, ganyan-ganyan. And ayun, mga bilin. And ang sarap nung mga ganong bagay. And I hope sa mga may mga kamag-anak dyan na OFW, I think we should learn to appreciate them and support them. Kasi hindi po talaga madali yung trabaho nila sa ibang bansa at yung malayo nga sa pamilya. And yun po. Thank you. Okay siya mag-off.